Naririto na naman ako, mga kabayan, at ako may papakita na naman sa inyong isang luto. Nakapupulutan ninyo rin ang mga impormasyon at kalaman. Hindi lamang puro sarap. Mga kabayan, ang sana'y panurin niyo. Maraming natututunan sa YouTube, sinusubaybayan. Mga luto ni Sir Boy at aking pinagmamasdan. Pwede mong iulam, pwede rin pampulutan. Patok sa barikan, sasarap. Dito yung old public market, yan, nabibili tayo dito. Ayan mga kabayan, ako gaya tuwan-tuwa din sa Pugitang Aray. Paano baga naman ay buhay pa, ay, nagpapalit-palit pa ang kulay. Talaga namang ano, aray masasabi nyo sariwa-sariwa. Alam nyo, gayang octopus, bakit gaya ni, ano, tumitigas din at pagka nilulutoy na kunat. Kaya kailangan talagang ayos sa pagluluto natin. Paano ba gayang tinatawag nating octopus na gayaan? Yan ay merong ano, yung tinatawag nating hydrostat ano, muscle. Ang tao, meron lang isang klase ng hydrostat muscle, yan yung ating dila. Eh yung octopus, halos sa lahat ng bahagi ng katawan niya ay parang gayaon, mga kabayan, puro muscle iyan. Kaya talagang dapat ayos ang pagluluto diyan at ang technique ay dapat ay alam. Ako lahat talaga natutuwang pagmasdan na rin ay habang nagpapalit-palit ng kulay na papagarne. Ay talaga namang nakamabangha mga kabayan. Yan. Tayo ay magluluto ngayon ng ano, adobo sa gata. Na rin nga ating pugitang aray, octopus. Nakaw! Nakakatakot din naman ang itsura pag kami sa naya. Akala mo yung alien ay. Kita nyo baga? Atin nung ano, aalsin lang yung pinakalandas niyan at yun bumubulak. Bumubula yan. Atin nilagyan ng mga sandakot na asin niyan at ating nilalamas diyan ayon sa inyong nakikita. Tugas-ugasan, tatanggalin natin yung laman ng pinakaulong iyon. Nakalubluubang iyon. Pati ng ating mga ngiping iyan, pinagtatatanggal din natin. At yung mga matang iyan, mga kabayan. Nakaw, yung octopus eh, talaga kung ano ay. Palain nyo guys, lumalaki din yung octopus ng talagang sobrang laki. Talaga namang ano. Yan ho, atin ho nga uulitin ang proseso para ho talagang siguradong malinis ang ating octopus na yaan. Lalamasin uli natin. At pagkaya nawala na ho yung dulas o yung landas ng ano niyan, ay masasabi nating malinis na yan. Pero siyempre, iluluto pa rin natin yan. Siyempre, mga kabayan. Dating pakukuluan din muna yan, palalambutin bago natin lutuin bilang ano, adobo sa gata mga kabayan. Alam nyo ga ho, yung pusit na yan ay talagang ano, typically ano yan eh, pagkaraniwan lumalaki ng mga hanggang 16 feet at mga hanggang umaabot ng 272 kilograms. Yan ho, ang bigat na yan. Pero may naitala yung mga tinatawag nating giant Pacific octopus. Ayan ho, ano, pinakamalalaki ng octopus na maituring. Makikita sa Northern Pacific Ocean ng United States of America up to Alaska at kahit sa paligid ng Japan. Yan hong ating octopus na mga giant Pacific octopus. Yan ho, ating inilalagay na din yan sa ano, ating pinapabubulakan tubig, yung ating mga panimpla. Karikit na sibuyas, bawang, pamintang buo, asukal na pulang putlain. Karikit na asin. Para ho pag ating pinalalambot na diyan yung ating octopus, yung pugita, ay di baylasa na rin ho. Manunuot na rin sa kanyang ano, laman. Yan ho, nabulak na. Ngayon, utay-utay nating ilubog yung ating pugitang iyan. Diyan sa ating kumukulong tubig na may timpla. Tayo-tayo, mga 3 seconds, 5 seconds, ano, hahanguin uli natin. Tapos, ha, ilulublub uli, another 3 seconds or 5 seconds, hahanguin uli natin. Ito, no, kumukulot na yung kanya mga galamay, yung mga tentacles na yan. Tapos, palubog ho ng palubog, hindi ho natin bibiglayan ng lubugian dun sa ating nabulak na tubig. Utay-utay, mga kabayan, sa inyo nakikita ng yan, ano, ha, yan. Yan ho, pagka sa mga sushi natin gagamitin, yan ho, hindi pinakakatagalan din ang luto. Pero itong ating pag-adubo, yan ho, iba ho ang magiging texture ng laman pagka ating palalambutin talaga. Siyempre, yung hindi ho magiging chewy, hindi ho makunat, hindi ho parang rubbery, parang nag-gogoma ang ano,
ang texture. Kasi nga, huy, hindi puro muscle, yung hydrostat muscle kung tawagin. Yan ho, parang dila natin. Hindi baga, ang dila ay natigas din. Oh. Kaya ano eh, yan ho mga kabayan, ating nilublub na ng todo, yung ating buong pugitang yan doon sa ating tubig na nabula kanina. Yan eh, may mga timpla na sa akin yung nakikita mga kabayan. Ano nga ho? Tapos, syempre, mga kabayan, tayo ay maya-maya din ng karikit. Babati rin naman syempre sa ating mga viewers at subscribers na laging nanunuor, mga kabayan. Yan ho. Talaga namang kaganda rin naman itsura eh pag naluluto na. Pero yan ho, medyo matagal-tagal din yung lutuin. Mga isang oras kalahati ko yung iniluto di at pinalambot at mahinang-mahina ho ang apoy. Siyempre yung mga impurities na ipinag-aalis din natin mga kabayan. Kaya yung ating pugitang yan ay medyo may lasa ng karikit ayon dun sa mga panimplang ating inilagay. Oh, kagulo ang mga paminta eh. Nagagawa, kahabulan eh. Yeah, kita nyo ba mga kabayan, ating tataklubaan. At yan ho'y sabi ko nga ay dapat ay medyo mahina rin talagang apoy at ating aang-angin diyan. Palalambot ay matagal at pero ating titistingin din. Masama din naman ho pagka sumubra ang lambot niyan at malulugas. Isa pa, lulutuin pa rin natin yan sa adobo sa gata. Kaya hanguin na natin ayon sa inyong nakita. Yan ho'y may inilambot na mga kabayan, malambot-lambot na talagang. Pwede mo nang kainin ng papagayan kung gusto mo iprito mo, gayan gayat-gayatin mo, pero atin yung gagawin di adobo sa gata. Yan ha, pugita, adobo sa gata. Yan, ating utay-utay ng gayatin. Yan mga kabayan, sa inyong nakikitang yan. At habang ginagawa ko yung pagagayat na yan eh, gusto ko bumati sa ating mga viewers, subscribers. Salamat nga pala ulit kay kabayang Warwin na Gera na bumisita sa akin kahapon. Aking subscriber na galing pa ng Amerika. Sa Chicago, Illinois. At binabati ko rin yung kanyang asawa, si Kabayang Lloyda, magbe-birthday sa July 2. Nako, salamat sa inyo mga kabayan. Ako napasaya nyo talaga. Gayun din, pagbati ko kay Kabayang Barkley Melendez ng Oriental Mindoro. Yan, sa nakikita nyo kabayan, ginet-get lang natin yung mga kalahati lang ng pusit. Ng pusit na. Dahil katulad nga ho ng pusit yan kung tutuusin. Yan ho. Yan ay yung ating kalahati ng pugitang iyan ay di ating adubuhin sa gata. At yung kalahati ay may iba akong lutong gagawin din. Ayan, aking iseset aside muna. Ngayon, nag-apoy na tayo dyan sa ating magical land. At itong ating magic book ay ating isinalang na ayon sa inyong nakikita mga kabayan. Ating mamantikaan ng karikit ayon sa inyong nakikita. Shoutout kay kabayang Andrea Faye de Leon. Eskwila ko dati. Salamat sa iyong panunood na kabayang Andrea Faye de Leon. Yan, ang ating sasangkutsahin ha. Yung ating bawang nayaan. Tapos, sasama na rin natin itong ating sibuyas. Yan ho, mga kabayan. Parang pwede na. Huwag naman. Yung mga kabayan, so, isasama natin ngayon itong ating ginayat-gayat na pugitang yaan. Ang akin nung niluto, yung ayon lang sa kayang maubos saga. Dahil, pagkahoy nababahaw, hindi na rin maganda. Maganda ho'y bagong luto. Yan. Mas maganda pa eh, kahit adobo saga tayo, medyo sisislingin mo din. Ito na ko'y panalo mga kabayan. Yung ating niluluto ngayon. Lalagyan natin ng paminta, mga kalahating kutsarita. Yan ho. Total, may lasa na rin naman nga ho yan doon sa pagkakahalbos. Lalagyan natin ng mga dalawang kutsarang toyo. Soy sauce, mga kabayan. Ayon sa inyong nakitang yan. Haluhaloy lang natin papagayan. Ating pinabibilis ang video. Sinasabuyan ng karikit na tubig para hindi magtutong. At ito, mamasitas, oyster sauce. Ho, mga isang kutsara at kalahate. Yung nakita ninyong yaan. Oh, sarap na ay. Parang huwag nalagyan ng gata. Ay, pwede na yun. Ay, mga kabayan, di ba gahaw? At tapos ito, cane vinegar ng mamasitas. Ito ang paboritong red cane vinegar ngayon. Yan, ho. At inlalagyan ng mga isang kutsara at kalahati lang muna. Ano, mahirap pong biglain at baka mapasay. May hindi naman humasarap. Yan, ho. Sana, ating lalagyan din muna pala alating kutsarang brown sugar pampatamis ng karikit. Aba, pag may asin, may tamay, syempre. Nakikita nyo, lagi kong sinasabuyan ng tubig nang hindi ho nagtututong yan sa ating wok na yan. At ito ang ating gagamitin, fresh gata ng Coco Mama Bekene Men. Baka naman, mga kabayan, matagal-tagal na rin. Talaga namang
Yan ho, nilagyan lang natin ng isang ano, mga na 250 grams bagayon o ml ng ating fresh gata ng kukumamat. Napakasarap ho. Babango, naglalatik-latik ang amoy at ating lalagyan din ng karikit na asin, mga kalahating kutsarita lang. Yan sa inyong nakitang yaon, mga kabayan. Kamusta din diyan sa ating mga viewers pa, subscribers? Si kabayang ano? Fez Guerra na taga Lipa, kabayan. Salamat sa iyong panunood. Ngayon nasa sa London, kabayang Fez Guerra. Yan na ho, mga kabayan, luto na. Pinatay na natin ang apoy. Yang ating pugita na adobo sa gata. Sana nakikita ninyo. Kita nyo ba ganyan? Eh, pagkasarap naman ang itsura eh. Talaga namang panalo. Yan na ho, kita nyo ba ganyan? Malalanta ka na, maya-maya ng karikit. Binabati ko din si kabayang Mila Mansano na nasa New Jersey, USA. Lagi nanonood sa akin sa ating mga videos. Lagi nagko-comment. Salamat sa iyo, kabayang Mila Mansano. Gayun din kay kabayang May Finks. Kumusta ka na, Tita May Finks ng Austin, Texas? Parang hindi na kita nakikita nagko-comment. Ay, sana inasa mabuti kang katatayuan, kabayang May Finks ng Austin, Texas. Ay, mga kabayan, kita nyo ga? Lalantak na. Pugitang adobo sa gata. Napakasarap na rin, mga kabayan. Talaga namang panalong-panalo. Ari kabayang Darius sa Buluran, si Pepeng Agimat ng Santa Cruz, Tabang, Giginto, Bulacan. Salamat sa iyong panunood. Kabayang Pepeng Agimat. Yan ho, pahingi namang anteng, kabayan. Yan na, kita nyo ba ga? Parang kabayan, ay kain na kayo, ano bagang oras na din sa inyo ngayon? Sana kayo nakapulot din ng karikit na impormasyon din tungkol sa pugita. Alam nyo ba gahoy, ang pinakamalaking pugita ng naitala na huli ay nasa 600 pounds ho, mga kabayan. Umaabot ng 30 feet ang haba. Oh, ay pagkakalaki. Tunay naman, kayang ano hey, baka kayang isubo ang isang bangka. Ayan ho, panalo mga kabayan. Talaga ng mga napakasarap na rin ating pugitang adobo sa gata. Kaso lang, eh, hindi rin matuong mahilig ang aking mga kasagpidi sa basaysay. Siyempre, kaya may ilay, may pulutan din naman yan. Pwede pang ulam, masarap ding pulutan. Mga kabayo, siyempre. Salamat daw, sana naibigan nyo rin aking videong aray. May kasunod po aray na pugitang ano, recipe. Yan ho, salamat sa panonood. Sana kayo mag-subscribe at i-click niyo yung bell icon. Ayan ho. Yan po mga hindi ko na shout out, hindi sa sunod ho. Mabuhay mga kabayan. God bless.